Good morning po. So for today's video is tutorial tayo regarding how to use Revit. So sa ating video na to, ang tuturo ko mismo is yung mga basic muna. So itong mga tools na to, modified tools. So ito kasi yung madalas natin ginagamit pag nagmo-model tayo sa Revit. So, start na po natin. So, ang una natin gagamitin is Align. So, itong Align, itong logo na to is Align. So, ang command dito is AL. So, AL, then, mag-align yan. Either i-click natin or i-align. So, makikita natin yan. So, paano natin ito gagamitin? So, sample, magdodoro tayo dito ng wall. Kuha tayo dito sa architect for them, wall. So, ang wall natin, ang command natin is WA. So, dodoro natin yan. Ito yung wall natin. Tapos, sample, meron tayo dito isa din yung wall. So, paano natin gagamitin yung align sa modify? So, nakikita natin may nakalagay dyan. Ito yung naka-align din may AL. Ibig sabihin yun yung command niya. So, shortcut. So, AL. Then, makikita natin may logo na ito. Para may lumalabas na icon. So, ang purpose niyan is i-align na natin. Then, i-click natin yung unang part kung saan natin siya i-align. So, click. Then, i-click natin yung i-align natin na part, which is yung itong naka-horizontal na wall. So, i-click natin yung edge na yun. So, yun, matik na siya na co-connect. So, yun yung purpose ng align. Sample naman, kung may lines tayo, gagawa tayo ng detail lines or DL ang command. Sample ito. Meron din tayo dito, isa pang line. So, kung i-align natin yan, same procedure, AL. Then, click natin kung saan i-align. Click, then, yung mismo item or yung mismo model na i-align natin dito sa part. So, click lang natin, then, mag-align siya. So, ganun ang paggamit ng align. Then next natin is ang move. So ang command niyan MV. So sa mismong description naman niya na move. So ibig sabihin, gagalawin, igagalaw natin specific na item or yung part na yun. Gagalawin natin. So ang paggamit lang nito is click then move. MV. So, pag nag-MV na tayo, maglalabas to broken lines na ito. Ibig sabihin yan yung unload natin since yun din naman talaga yung i-click natin at gagalawin. So, click lang natin yan. Then, kusa natin balak ilagay. So, yun lang yung purpose. So, may lalabas dito na warning. So, sa Revit kasi, may default siya na pag nagawa kayo ng mga rules, automatic yan na connected siya pag naglapat yung mga walls natin. So, ang purpose lang naman yan, i-inform kayo na mawawala na yung connection ng dalawang walls since kanina pinag-align natin siya ng connected na sila. So, pag may ganyan, at in case na i-move na naman yung part na yun, o yung itong wall, i-click lang natin andyan. So, hindi na siya connected. Kasi pag ginawa natin, kinansin niya, hindi mamamove yung wall na gusto natin talaga or i-move. So, yun yung purpose ng move. So, kahit naman dito, ito kasi ito yung elevation. So, magkita lang natin pa once na may na-model na tayo sa atin. Sa mismo Revit natin. So, purpose nito is itong part na
Yan sa elevations. Ito yung west. Then ito yung south. North. Then east. Comfort. So yan yung elevations. So pag winindow naman natin siya at clean it, makikita naman natin kung ano yung gamit. Yan obvious. Then, building elevation. So, ito yan. So, kung gagamitan natin siya ng window lang naman natin yan, entry. So, para, in case na malaki yung imamodel natin sa area, imamod lang naman natin siya ng malayo. So, yung purpose ng move. Then, next item natin is ang offset. So, paano natin gamitin? From the word is offset. Ibig sabihin, makikita naman natin pag ganit siya, nalabas niya na video. Ito, i-offset na yun. So, yung wall na yun, mag-offset pa siya natin sa akin. So, kung paano siya gamitin, ang command yan is OF. So, OF. Then, i-click natin kung alin yung specific part na gusto natin i-offset. So, ang i-offset natin itong wall na vertical. So, itapat lang natin yung arrow, mouse, yung mouse natin, o yung arrow. So, ang tuta natin, then, makikita natin may hidden line. Ibig sabihin, dun siya mag-offset. Then, makikita niya, may distance siya. So, paano kung gusto nyo pagawin yung distance? Makikita natin dito sa upper part, may measurement dito. So, kung gusto nyo baguhin, halimbawa, gusto natin 2 meters. So, naka-millimeters kasi ang units natin dito. So, kung 2 meters, ibig sabihin 2,000. So, pag na-open na yan, na-enter na natin, makikita natin medyo lumayo siya dito. So, yun na yung mag-offset siya. So, ano. Tapos, kung gusto naman natin, meron din dito sa left side ng vertical wall na naon. I-tapat lang natin yung arrow natin din. Makikita nyo naman kung nasa yung hidden line. Ibig sabihin dun siya mag-offset. So, sample naman dito sa upper wall natin na isa. Mag-offset tayo pataas. So, makita natin nasa baba siya. So, dapat medyo iangat natin yung mouse natin yung para pumunta siya sa taas. So, dun siya mag-offset ng 2 meters. Then, kung sa baba naman, ganun yun. Same lang. Basta ang pinakang key dyan is kung nasa yung hidden line, dun siya mag-offset. No? So, click lang natin. So, ang next naman is itong copy. So, simple lang naman ito. Ibig sabihin, kukopyay niya kung alin yung specific item na clinic. So, sample itong wall na ito. Kukopyay na ito. So, i-window lang natin. Yung CO. Ang command. So, yan na. So, makakopy niya siya. Tapos, in case na gusto nyo, sunod-sunod nyo siyang i-copy. So, i-click nyo muna ito. Click siya, left click. Or, i-window natin from pa-left side. So, i-click siya. CO, copy. Then, makikita natin, meron dito constraint. Is yun, multiple. Itong constraint, ang ibig sabihin, pag nag-copy tayo, naka-straight line lang siya. Ang pag copy niya or either pataas or pababa. Basta diretso lang siya. Pag kasi hindi natin ito naka-check, ibig sabihin, and kahit sa part or kahit pa ang kilabi yung pa-diagonal o pa-inclined yung pag-copy natin, okay, maka-copy natin. So, try natin. Check natin ito. So, ika-copy na natin itong loop. Makapansin natin, nakapick siya pa-left, pa-right side, pa-left, di ba? Kung saan natin din na-drag yung mouse. Kahit i-drag natin yung mga pag-ano, pa-dial, pa-angle yung mouse natin, o yung arrow, ang purpose lang yan is kapunta left.
Kumpat taas yan, ganun lang din. Kahit medyo pa ang bilta dito sa right side natin, pataas lang siya. So, ganun pa po straight. So, ayan, check natin na. Pag minultiple naman natin, ibig sabihin, dire-direto ang pag-copy niya. Hindi katulad nung una, pagka-copy ng isa, tapos na yung command natin. So, ito, pag-click natin sa may isa na, head ulit, dire-direto. Ayan. Dire-diretso lang siya kung hanggang ilan yung gusto mong i-copy. So, yun yung purpose nung nandito sa taas na pag-check natin yung multiple. So, ang next natin is ang mirror. So, parang dalawa kasi ang mirror dito. Dalawa yung command niya. So, magkaiba yung although same lang siya ng purpose, ang pagkakaiba lang is kung paano siya gawin. So, sample, i-mirror natin ang itong wood. So, ang gawin muna natin is gawa tayo ng box na wood. So, sample, lagay tayo dito. So, ito, kiklik natin natin. So, paano yung ginawa ko? Tapat ko lang yung arrow din. Tab. Tapos sa keyboard ako. Then, tap na yung click. So, mangyayari na, kung in-mirror natin siya, so, may command siya na MM. So, yun, i-type natin MM. Then, lalabas na yung icon na mirror. So, ang ano lang yan, mag-draw tayo dito na. Kasi ang gamit na is 8 axis. Ang ibig sabihin, mag-click tayo dito, then, i-click tayo kung saan gusto i-mirror. Sample, ang axis niya is itong line na ito. So, i-click lang natin yan. Magdudulo na siya. Mag-mirror na siya. So, yun yung kick axis na itong part na ito. Mirror na ang gamit is kick axis. So, MM muna. So, ang gagawin natin dito, i-undo muna natin. Para hindi magkadikit yung pagkakaya. Mag-draw tayo ng detail line sa paper. So yan, pag na-draw na natin, makikita natin may line na dito. So, pag gagamitin natin itong mirror na pick axis, so ipipili natin itong wall, gusto natin i-mirror siya dito sa right side. So, MM ang command. So, since pick axis siya, mag-click tayo ng isang part kung paano niya, saan siya niya. Parang siya yung mismong reference na magiging center ng mirror. So, i-click natin itong dot. So, yan. Meron isa sa right side. Ganun lang yung purpose nitong mirror na pick axis. So, itong isang mirror naman, draw axis, or and ang command niya is DF. Ang gamit nito, same purpose na mirror, pero ang kaibahan, hindi na tayo mag-click ng axis or mag-click ng sample itong line nato para mag-center ng pag-mirror natin. So, ang mangyayari, tayo na mismo ang nag-draw kung saan natin gusto i-base yung axis nito. So, una, i-pipili natin itong walls na yung mirror natin. Then, since ang command mo is D, yung axis, kanina di ba nag-click tayo? Ang gagawin natin, tayo na mismo ang mag-tutor. So, sample, gusto ko dito ang axis niya. Dodraw ko lang po ba? Then, mag-mirror na yan, papunta dito sa other side or sa right side. So, kung gusto naman natin sa taas siya i-mirror, same lang siya, select lang natin yung item ito, or yung word. So, DM, command. Then, dito naman tayo mag-click ng axis sa taas. Mag-draw lang tayo ng line. Yan, pataas. So, yan yung sa mirror. So, ang next item natin or ang next natin ituturo is ang trim or extend
ng tools na modify. So, ang una natin gagawin, since trim siya, magdodraw tayo ng word dito. So, ang command ulit ng word is WA. So, dodraw tayo dito. Ang gagawin natin, magkahiwalay siya. So, kung makikita natin, pag tinapat natin ang paro natin ng mouse sa trim extent, may video dyan kung paano yung gamit ng trim. So, nakita niyo parang nagdraw siya na pinag-connect niya yung dalawang magkahiwalay na yun. So, yun yung purpose ng trim. So, dito, yung sinadraw natin, medyo ilayo natin ito sa taas. Idadrag lang natin sa taas. So, makita natin magkalayo dito. So, ang gagawin natin, so, ang command niya is PR. Yung trim. So, ito connect natin yung dalawang wall. So, ang purpose niya, so, click natin, PR na command. Then, may lalabas dun sa may arrow natin, trim na logo. So, i-click lang natin yung dalawang walls na gusto natin. So, sample, itong driven natin na dalawang ito. So, click natin itong vertical, tapos horizontal, magkoconnect na sila. So, nakita naman natin kanina, may hidden line siya. I-undo ko muna. May hidden line siya kung paano siya magkoconnect. Diba? Parang magiging file na siya. So, yun yung sa trick. So, sample, sa ibang sample natin, pag-connect natin ito at ang line ng ito, ito na sa baba. So, ER, yung command, then click natin siya. So, makikita natin, medyo nakalampas siya, diba? Ang mangyayari niyan, go-connect na siya ng pantay. Parang file din siya. Ibig sabihin, matitrim na itong part na ito. Magiging pag-anot na siya. So, go-connect natin mo. Connect na siya. So, i-undo natin. Sample, ang gusto naman natin na pagka-trim na pag-anito sa side na ito. Itong, ang mawawala is itong malaking pag nasa matitira ito, maliit na at titirang side dito. So, trim, then click natin, then dito naman tayo mag-trim sa kabilang side. So, ganun lang yun sa purpose na trim. So, ang next natin is ang split element. So, ang purpose lang nito is para paghiwalay ng isang na model natin. So, sample itong wall. Pag nag-split tayo, so, ang command na makikita natin, SA. I-type natin, SA. So, makikita natin yung logo ng split. Yung falta na yung arrow. So, ikakat niya lang yun. So, ito. Magkaiwalay na yung wall natin. So, makikita natin. Hindi na siya isa rin. Hindi katulad kanina na isang buwas. So, yun lang yung purpose ng split. Element. So, ang next natin is itong parang apat na box, which is ang purpose niya is array. So, ang array, ang ano niya, parang magkakopy siya ng maramihan. So, ang kaibahan niya, di ba, kanina, isa-isa pa natin itong ginawa. Sa array kasi, ang mangyayari niya, i-click lang natin to, then, array, ang command niya is AR. So, pag nag-click tayo ng wall, tapos na-command na natin yung AR, so, may lalabas na siya na parang broken. Ibig sabihin, ito yung AR natin kasi siya rin naman yung, ito rin naman yung wall na na-click natin. So, ang gagawin natin, click natin yun. Then, kung pa sa ang part natin siya, i-copy. So, parang copy lang din kasi ito, pero may kaibahan sa magitan niya. So, sample ito. Yan. So, makikita natin dito, may 2 siya. Ibig sabihin, yung copy niya, dalawa lang. So, sample, gawin natin yung 10. Yung na-array natin. So, pag 10 niya, enter. Ibig sabihin, magiging 10 na yung copy ng wall na yun. So, 2, 3, 4,
So, ibig sabihin, sampo na yung copy na ng word. And, ang ano pa nito, ang kaibahan niya sa copy, ito, naka-equal na yung distance niya. Since ari siya. Hindi katulad pag copy. Pwede din naman natin sa copy na i-equal. Kaso, ang ano nun, magta-type ka pa ng distance, i-lasakto mo pa. Which is, kung sa ari siya, isang clip mo lang, pare-parehas na yun. Ganun yung sa ari na modify tools. Ang tools sa ari. So, ang next natin is trim or extend single element. So, ito parang trim din siya, although may kaibahan pa. So, try natin. So, mag-draw ulit tayo ng wall. So, dali. Parang ganun naman siya sa mangyari ko. Ganun siya sa align kanina. So, ang kaibahan kasi, ang align, di ba? So, kumad natin yung align. Pipick natin yung side na to. Kung saan siya ay lalapat din yung edge na yan. Kung i-align natin to edge na to. Pero kung i-align naman natin yung mismong way. So, ang napipick lang pag wall is yung side na yun. Ibig sabihin nyo yung makapara. Parallel. So, ganun. Parang ganito kasi yung mangyari sa trim. So, i-undo natin. As a trim single itong logo nito. So, TS ang command ng STS. So, makikita natin dyan sa picture dyan. Parang pinaikli na, di ba? So, papakita ko sa inyo yung iba-ibang gamit. So, trim single. So, command TS. Then, click natin tong part na to. Tapos, ituwalin yung wall na gusto natin yung single. So, ang nangyari sa kanya, parang align, di ba? Yun ang purpose ng film single kung ganito yung wall natin, magkakulay. Pero kung yan is, idadrag ko muna dito yung sample, ano na siya, nakakross siya. So, ang gusto natin mangyari, dito lang sa part na to yung, dito lang sa right side, ng wall na to yung magkakaroon ng wall. Itong nasa left side, wala na. So, ang trim single natin, so, command na TS. Click natin kung saan side. Then, click natin kung aling wall ng trim. So, trim, ibig sabihin, i-exean niya o tutuloy. So, ganun yung trim single. Pwede din naman sa align yan. Parang kung nakakross siya, parang ganun din, align. Then yung edge na yan. Parang ganun din yung trim single. Yan yung sa trim single na gamit. So, ang next natin is itong trim X or extend na multiple elements naman. Ang kaibahan nito sa trim single, sa trim single, isa-isa lang. Kaya nga trim single. Pag itong trim multiple, ibig sabihin, maramihan yung pwede natin i-trim or i-connect na mga model or example kung itong loop. So, itatry natin. So, dito pala, kaya pag sa default ng start ng Revit, wala kasi itong command sa total. So, ito kasi nilagyan ko na ng command mismo. So, dito yun sa mga options din. User interface din. Itong keyboard shortcut. So, click lang natin yung trim. So, ito na yung PST. Yun yung sinet ko. Kasi sa una, wala talaga itong command na nakaset. Kaya na lang mag-set ko anong gusto mo command. So sa akin, trim single TS, then trim multiple TS. So yun yung ginawa.
So then next, gagamitin na natin itong trig multiple. So ang gagawin natin, yung kuman, EM, then kung alin yung sa natin i-coconnect. Ang gagawin natin ngayon dito na trig multiple natin is itong mga wall dito sa baba. Coconnect natin dito. So i-click natin ito, then since multiple siya, ibig sabihin, pwede siya sabay-sabay. So, pwede natin draw tayo nito. Mati, kukunit siya. Ang may warning lang dito, kasi ito yung inaray natin. Ibig sabihin, parang mawawala na yung purpose ng array. In case na gusto nyo bagawin yung number nito, hindi na siya mangyari. So, i-ungroup natin o cancel muna natin. Kasi kung i-ungroup natin ito, kukunit ito. Pero ang gagawin ko, i-cancel ko. Kasi ang gagawin ko, mag-create ako ng separate na rows. So, dito, copy tayo, nag-copy. Then, copy lang tayo dito ng isang row. Tapos, multiple natin, then, damihan natin. Yan. Pag yung copy lang, may makikita kayo, isasakto yung ito kung ano, kung ilan yung distance, di katulad ng ako. So, ang gagawin natin, three multiple, TN, then click natin to yung wall na yun. So, kukonnect itong lahat na to. So, i-window lang natin yun. Yan, matik na siya nakakonnect. Pwede ting, ang isa pa natin gawin, i-undo lang natin. Three multiple, ulit natin TN. Then, gusto natin isa-isa. Click lang natin itong wall na ito. Kung pa, saan siya kukonnect yun. Isa-isa siya natin ito click. Depende na sa discarte. Pero kung yung unang ginawa natin yung window, mas mabilis siya rin. Pero, in case na padami na kasi nakamodel yan, minsan, mahirap i-window mo lahat yan. Baka may mag-error pa. So, yun yung purpose ng frame multiple. So, pwede din naman yan na ito nandito sa baba. So, magawa na lang tayo isang wall dito sa baba. So, ang gagawin natin, since frame multiple, ang mangyari, ang sample, ang gusto ko mangyari, mawala ito na sa baba. So, ito yung frame multiple natin, 3M, i-click ko itong wall na ito. Tapos yung part na mawawala. So, ito. Ay, bali. Sorry. Ang triple triple din. Kung saan pala tayo mag-window, dun pupunta. Yun yung side lang na matita. So, click natin yung wall din. Window natin ito. Mawawala yun nasa class. So, sample, ang gusto naman natin is ang matitira is yung nasa taas, dun tayo mag-window. So, click lang natin yan. Then, so, yun yung maiya nasa taas. Kung alin yung window natin. So, pag yung isa-isa, pwede din naman. EN, then click natin ulit ito. Then, isa-isa ang window. Kung saan yung clinic mo, dun sa, yun yung maiiwan. So, ganun lang. So, gusto natin na yun. Sa baba. So, ganun lang. Ganun yung sa purpose ng trim. Okay. So, ang next nating i-discuss is ang rotate. So, itong logo na rotate. So, ang paggamit nitong rotate, so sample itong wall na to. So, ang command niyan is RO. So, RO. Then, pagka-click natin yan, hindi ko man na RO. So, yung mismong rotate natin, ang una niyang ang makikita natin na dito yung point natin. So, ang ano kasi niya, kung alin yung needle no, mismong object na yun, dun siya mag-set. So, kung gusto natin, ang middle natin is itong intersection ng dalawang yun. I-click lang natin yung below. Then, dito natin isa. Sa intersection.
So, pwede na natin siya i-rotate. So, doon na yung mismo center. So, pag build rate natin yan, click natin dito. Punta dito sa left side. So, may angle siya. So, siyempre, kung gusto natin, 45, click lang, i-type lang natin yung enter. So, yung pag-rotate ng wall natin, naka-45 yung angle niya. So, i-undo lang natin. Example, kung yung kanina lang, click lang natin yung rotate. So, dito. So, click lang natin. Ito naman sa baba. Then, pupunta dito sa right side. So, 60. Then, ganun yung rotate na. Pero hindi siya nakasenter dito. Kasi yung pinag-anuhan natin is pag-rotate natin siya. Ito yung dito siya nagbabali sa center na mismo yun. So, kung gusto natin tara ibagawin, click mo lang natin din. I-pick natin yung gusto natin center. So, ganun yung sa rotate. So, may mapapansin din tayo dito sa click natin, di ba? Then, arrow. So, may mapapansin tayo dito. This join, copy, angle. So, ang nagamit natin dito is yung copy. So, parang ang purpose nito, magka-copy siya lang para rotate. So, i-click lang natin. Then, ang i-center natin dito sa intersection. Then, lagay lang natin kung paano yung pagka-copy. Hindi natin, 45. Yan, copy na siya na naka-45. Yun yung purpose ng pag-rotate na may copy. So, hindi ko pa sure kung ano yung gamit ng display. Tingnan natin. Uh-oh. Then, center na natin. Click natin. Existing selection. So, parang ganun lang din naman siya. Wala siyang pagkakaiba dun sa mismong direct na route. So, ito yung paano nagamitin ang route. So, ang next natin is so, that is itong wrist scale naman yung scale. Ang command niya is RT. So, ang purpose kasi nito is parang i-resize niya ang isang item. Example, nakikita natin may drawing doon. Tapos, nalakihan niya. Mostly kasi ito, ginagamit siya pag may in-import tayo na drawing. So, try ko muna mag-import ng drawing. So, paano mag-import din itong insert? So, ang sample, may gusto tayo ilagay na card. So, link card tayo. May pagkukunan lang ako ng drawings natin. Hanap muna ako dito sa store ko ng mga drawings. So, ito sample, may cut kasi ako dito ng sasakyan. So, current view. So, ito ang current view. Ibig sabihin, dito lang sa specific view natin makikita ito. So, papasok na dito yung cut view. So, ito siya. Ito na mismo yung cut file na in-import na. So, mapapansin natin maliit siya. So, kung gusto natin lakyan, yun lang yung purpose ng rescale. So, ito, RE. Then,
I-click natin yung end to end. So, mapapansin natin ilan ang sukat na 5-4. So, sample, gusto nyong gawin ng 10 meters yung size. So, since clinic na natin end to end, gawin natin 10,000 or 10 meters. Yung lalaki na siya. Yun lang yung purpose ng rescale. So, back to multiply tools. Then, may makikita tayo isa pa dito ng tools, yung split gap. Split width gap. So, ang ano nito is specifically to sa words ang purpose niya. So, gamitin natin. Then, makikita natin may joint gap dito. Yung purpose nito is yung kung ilan yung magiging gap between dun sa click natin na words. So, gawin natin 30. So, gamitin natin dito sa wall na nagawa na natin. So, kung makikita nyo, nagkaroon na siya ng spacing. Yun yung purpose ng split gap. So, example, gawin naman natin 100. Yung gap. So, mas malaki ang magiging gap. So, yun lang yung purpose niya. Tapos, naka-disconnect na siya. So, tingnan natin yung sukat kanina. 30 siya. So, ang kumad pala sa dimension is DI. Kasi ito na. So, yun yung purpose ng split gap. Tapos, ang next natin is itong parang pin. Pin na may X, unpin, then pin, pin lang, then ito, delete. So, itong delete naman, matik na. Mas na nag-select tayo ng object. Delete lang. At dalawa ang gamit, ang command din. Either DE or undo natin. DE or click natin din yung sa keyboard natin na delete mismo. Na sa keyboard natin na delete. Yun yung naman ng purpose nito. So, pwede din naman click natin. Paste, tapos click lang. So, mas madali kung di yung command. So, ang next natin, itong pin and unpin. So, ang purpose nito, kasi ang pin, para hindi natin nagagalaw yung ibang items na nandito sa drawing natin. So, sample, i-select ko lahat to. Then, so, nakita nyo, nawala yung icon unpin. So, ganito ang gamit niya. Ipipin natin siya. Click natin ito. So, makikita natin. Ang ibig sabihin na, hindi na siya nagagalap. Since nakapin siya. So, makikita natin. Pag nag-move tayo ng mga mouse niya, hindi siya namumove. Kasi, nakapin siya. Yun yung purpose ng pin. Para hindi siya nagagalap. So, may warning dito. Can't move pinned element. So, cancel lang natin. So, yun nga yung pinaka-purpose ng pin. Para hindi man natin nagagalaw ito mga objects na nakapin na. Kasi minsan, pag nag-drawing tayo, pag may nag-drawing tayo, namumove natin na hindi natin nalalaman. Minsan kasi may ganang instant. So, yun yung purpose ng pin. Kaya, meron siyang tools dito na para sa pin. So, halimbawa, gusto nating igalaw na siya. Example, ito lang part na to. Pwede natin siyang i-unpin. Doon na naglumalabas yung icon na to. So, i-click lang natin ito or i-click natin itong button na to. Or kaya, i-command natin yung group. So, ang gagawin ko, command to yung unpin group. So, yun, mawala na. So, i-undo ko muna. Pwede naman, i-click lang natin itong pin na to. Pwede na siya. So, yun yung unpin. So, ganun lang siyang gamit. Yung pin and unpin. So, unpin para pwede na siyang galawin. Pag nakapin naman, hindi siya nagagalaw. So, yun yung mga modify tools natin. So, meron pa kasi dito na ibang part. So, ito kasi mas ma appreciate natin yung gamit nito
pag nagmo-model. So siguro, pakita ko na lang sa inyo itong mga part na to pag nagmo-model na tayo mismo. Kasi mas doon natin naiintindihan yung gamit niya. So, ito kasing mga nauna na to. Ito madalas ang mga naggamit pag nagre-revit o sa pag may trabaho kayo regarding BIA. Ito yung mostly nagagamit. So, ano yung modified tools ko natin na di-discuss is ang measurement. So, kung paano ito gamitin, click lang po natin siya. Then, mag-click lang po tayo ng specific object. So, sample po itong rolls natin. So, ito pong edge niya. Tapos, papunta dito sa edge natin. So, click lang po natin. So, ang purpose lang po talaga dito is para ma-determine natin yung sukat. Since measurements nga po ang kanyang purpose. So, kikita po natin dito yung light na text. Yung sukat. So, after po na, nawawala na siya. So, parang hindi siya permanent na makikita dito sa ating view or sa plan natin. So, yun po yung measurement. Then, next po is itong sa mga dimension. Ang allied dimension ng command po nito is DI. So, para malagyan natin ang mga dimension itong spacing. So, yun po ang gagamitin nito. So, ito. So, yung mga center lines na yung pinick natin. Kung gusto naman po natin is yung edge niya. So, DI. Mag-tab lang po tayo para itong edge niya punta dun sa kabilang edge. Kung alin po yung gusto natin malagyan ng sukat or dimension. So, itong linear po, ang napapansin ko po dito, ang point of reference niya para makapag-dimension tayo is ang mga edge or points nito. So, sample po ito. Yung point nitong wall na to. Punta sa point nito. Okay. Pero kung idadimension po natin itong edge, ayaw po niya mapick. So, ang purpose niya is para magamit is dapat mga edge yung or points yung ating i-click para magamit yung dimension. So, yun po ang paggamit ng linear. So, sa angular naman po, so, dapat itong mga angle na ka-angle naman, pwede po natin siya malagyan ng sofa. So, madedetermine po natin yung angle ng wall. So, 45. Try po natin dito sa iba. Pa 90. So, yun po yung para mag-arrange sa iba. So, next po is ang region. So, dapat meron po tayo yung wall na parang paan. So, wall. Mag-draw po muna tayo ng wall. So, para po malagyan natin dimension niya, hindi po natin itong radius. So, yun. Para makita yung radius. So, sample po ulit natin. Okay, dyan din. Click lang po natin ito. Wall. O kung alin po yung gusto nyo yung edge yung makuha yung mismo radius nyo. So, yan po ang gamit. So, ang next po natin is ang diameter. So, kung dapat po magkaroon lang tayo ng wall na pinot. Depende po yan kung wall or slab para po makuha natin yung diameter. So, sample po natin sa wall. So, magawa lang po tayong round na wall. So, then, para palagay po natin sofa. So, tumitin po natin itong diameter. So, yan po. I-pick lang natin siya. Then, kakaroon na po siya ng sofa. So, ito naman pong art na sinusubukan ko po siya. Pero hindi lumabas yung dimension niya. So, dapat po kasi. Since ito, may ano na tayo dito. At lumalabas. Pero try po natin ulit sa ibang detailer po. Then,
definitive financial plan. Ito, nagka-cancel po siya. Kita niyo po yung logo para ayaw niya at provide ng dimension. Pero sa instruction po kasi na ganun lang naman ang gamit. So yan po, nakikita natin lalagyan yung dimension ng mga naka-art ng mga wall. So, pag tinatry ko ng mag-draw ng wall, magamitin natin itong art link. So, hindi ko mag-expect tayo niya. So, skip na po natin itong part. So, ang next po natin is path elevation. So, ito po, para magamit natin, ang purpose po kasi nito para makita yung elevation specific na item na lalagyan natin. So, specific item ng object. So, sample po ito. Wala pong na-detect dito kasi parang naka-0-0 po siya. So, sample, maglagay po tayo ng slab. So, ang slab po is B ang command. Pag nalagyan po natin siya ng slab, then gagamitin po natin sa spot elevation. Yan. So, may surface na po siya. So, magagamit lang siya once na may surface tayo na or plane or surface ng model. Makiklip or dun siya kakapit. So, dito po makikita natin zero siya. Bakit po siya zero? So, kaya po yan zero kung titingnan natin sa elevation, sa elevation. Ito po yung slab natin. So, kung makikita po natin, ang level po niya is zero. So, kaya po zero yung spot elevation niya. EL, ang command niya EL spot. Pero sample po, itong slab natin, copy po natin, lagay po natin sa level 2. Magbabago na po yan. Ang level po niyan is 4,000. Since level 2 natin ang elevation niya is 4,000. So, yun po yung purpose ng spot elevation para makita kung anong level or ano po yung position or level ng mismo object na kailangan natin paggamitan ng spot elevation. So, ang next po natin, balik po tayo sa level is ang spot coordinate. So, dito po, ang napansin ko siya sa gamit niya. Kasi nung ginagamit ko po siya, nilalagay niya po yung north and east, then yung may distance yung sinasabi. So, since ganito po yung lumalabas, ang pagkakaintindi ko po dito, ito pong point na nilagyan natin, yun po yung mismo ang pagkakaintindi ko po, yung layo ni from the 0-0 nito, di ba may elevation po tayo. Yung intersection po nito, yung pinakang gitna, ganun po ang distance niya simula dito. So, sample, no? Yun po kasi yung hindi ko pa siya share. Pero kung may comments po kayo, or mas alam niyo, pwede niyo naman po tayo lagay sa ating comment section. So, try po natin lagyan ng at least medyo accurate po yung intersection para po ma-determine natin kung ganun talaga siya kalayo. So, ito po, maglagay tayo intersection para kung hari lang, makuha natin yung layo ito from dito sa 0-0. So, the dimension po natin, tingnan po natin. So, dito is 48282. So, dito, yan, lapit po. 48282. So, ibig sabihin po, ganun nga yung from, dito po yung pinakang 0-0 natin, yung intersection. Yun po yung layo ng point na yun. From north. So, from dito po sa gitna, pa-north, papuntang north, 4,000
287 siya. So from is naman, since naka-negative siya kasi, ang is po natin dito sa right side. So itong gitna po, from here, kaya nag-negative na siya, ibig sabihin, negative, parang 10,000 from west na siya. So nag-negative siya. Dito sa 48. So mapapasok natin ang malapit. So ganun po yung pagkakagamit ng spot coordinate. From 0,0 dito po siya nagbabase, yung layo niya. Ito yung makikita nating points dito. So next po is ang spot slope. So ito po kasi in case na may ramp tayo or sloping na sa drawings. Sample po natin, maglagay na lang po tayo ng slope. Pero pakita ko rin po sa inyo pag may slope. May so sample po ito, DI natin yung slope. So papakita po nyo kung anong slope nyo. So that no slope siya. So I think ito po mostly sa model mismo na object gumagana. So try po natin magawa ng raw. So dito na sa architecture ng raw. So, mag-draw lang po tayo dito. Sample lang naman po. So, ito na po yung ramp natin. Lagyan po natin yung tool. So ito po dito, makikita natin, fine medium force. Sa part po ito, pag naka-force tayo, ibig sabihin parang lines lang po. Pag medium po, medium magkaka-detail na ng konti yan, then pag fine, detailed na po talaga siya. Mapapansin po natin ang pag sa MPF. So ito pong isa is shaded. Magkakaroon lang po siya ng color. So, naka hidden lens. So, shaded po natin. So, naka-color lens. So, ito po. Titingnan natin sa 3D. Section box lang po natin. Gamitin po natin yung slope. So, dito po. Nakita natin na yung mismo gamit na slope. So, naka 83:1000. So, kung gusto po natin baguhin yung units niya, dito po sa baba, yung format. Dalkan lang po natin. Ito, ratio. Then, pwede po percentage. So, gawin natin percent. Okay lang na. Then, naka 8% na po yung slope. So, yun po yung paggamit ng mga sa dimensions natin sa lahat po natin sa tools. So, balik po tayo. Ang next po natin is sa modify tools is ang assembly group. Ito pong dalawa. So, ito po. Ang group po kasi, sample po, may walls tayo. Ang kulit po yung walls natin. Diba? Ito po. Tigigisa siyang object. Tigigisa mo. Gusto po natin siya i-group. I-window lang po ng pwede. Group. Walls. One. Ang name. So, ito po yung name ng group niya. Then, isa na po siya. So, in case, since naka-group siya, pag kinapit po natin, tapos, gusto natin mag-uwin po ng isang group. Since group siya at iisa siya, magbabago din po yun. So, in case naman po na gusto nyo na babago to itong isa, hindi. I-duplicate po natin itong group. So, walls 1, edit na, then duplicate po natin. Yun lang po, walls na 2. And okay. So, pag in-edit po natin itong 2, hindi na po mababago itong isa group. Since magkaiba na po sila ng group name. So, once na pinago po natin ng group name na o dinuplicate natin, magkaiba na po sila ng group. So, ito po kasing group, mas magagamit natin siya once na nasa pag nagdadraw na po tayo, nagmamote ng mga typical flaws para copy-paste na lang po natin. So, papakita po natin sa
next na mga videos natin kung paano ito ng typical class. So, ang next po natin is ang assembly. So, paano po siya nagagamit? So, papakita pa natin. Ano ang purpose niya? So, ang assembly po kasi, so, parang group din siya. Kaibahan lang niya. Mas pwede siyang gamitin for detailing purposes. So, sample po. Ito ba tayo? Pero ulit po tayo. So, sample, meron po tayong room. Hindi natin ito na box na ito is zero. So, pag yung po natin, sinilip natin itong lahat ng walls na ito sa loob. Kung hari po may mga furnitures dito o kung ano man laman ng room na ito na mapapasok sa ating group or assembly, yun po yung mas magandang mapakita sa detailing niya. Or kasi may mga papakita ko po sa inyo kung anong mga nagagawa pag naka-assembly yung purpose niya, which is hindi po siya parang group, naka-itemize po siya as parang sarili lang niya, parang individual lang siya na group. Hindi po siya ganun sa group kanina na in-edit natin, na-edit din yung isang group. Depende na lang kung dinaplicate natin. So, para maintindihan po natin, sample ito po isang room. So, lagyan na lang po natin na sabi natin furniture. So, mag-load lang po tayo. Ito po may default po tayo. So, dito natin, lagyan natin dyan ang mga tables ko na natin. Then, yun na lang po. Tapos, liitan po na siya. Para maliit-liit lang yung room. So, sample lang naman po ito. So, since nandito siya, sample na dito po yung room natin. So, pag kinuha po natin, ginawa natin assembly. Sabihin po natin, room 1. Sa walls na lang po yung kategory. So, ito po ang assembly. So, itong walls. So, pwede po natin siyang gawa ng create assembly views. Nilalabas po dito. So, scale. Depende na po kung anong gusto mo. Tapos, may mga items po dito na iseselect kayo kung anong gusto nyo na ipakita. So, sample, ang gusto ko lang is plan, section, divisions, huwag na po yung ito. Divisions, huwag na po yung mas basic lang muna. So, yan po, i-okay natin na. So, nagkaroon na siya ng parang blow up or 4D2. So, pag linas pa natin ito, nandito na yung lahat ng laman ng assembly natin. So, yun po yung kaibahan ng pag nag-assembly tayo. May specific na siya para sa kanya. Parang detail or blow up na ito. So, ito po, nakadito sa plan views. Then, may mga elevations sa section. Yan po, nakita na yung mga section natin. Buha dun sa cut na dito. So, yun po yung kaibahan ng assembly sa group. So, yun po yung madalas natin magamit sa modify tools. So, yun lang po muna sa video natin ngayon. And next time po, mag-discuss tayo na ito pa pong mga tools and iba pa pong nagagawa na atin sa Reddit or sa mga telling natin sa Reddit. So, yun lang po. Maraming salamat.